Dahil sa patong-patong na paglabag, ipinasara na ang pasilidad sa Santa Ana sa Maynila na pinanggalingan ng langis sa tumaga sa ilog Pasig nitong Sabado. Posible rin pagmultahin ng kumpanya, depende raw sa magiging resulta ng investigasyon. Nakatutok si Ian Cruz. Ikinandado ng Bureau of Permits sa Manila City Hall ang gate ng Larins Marketing sa Santa Ana, Maynila. Tsaka ipinaskil ang closed sign sa gate. Paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act at Sanitation Code of the Philippines ang dahilan daw ng closure order. Sabado ng gabi, nang tumaga sa ilog Pasig ang tinatayang 1,000 litro na ng used oil mula sa depot ng Larins. Nakakasulasok na amoy ang idinulot nito sa komunidad. Yeah, meron sila iba pa mga violations, pero ang mga major violations dito sa ating ano, yung sa waste management, doon nakasentro yung kanilang violation eh. Pwede namin silang kasuhan, violation ng closure order. Saka yung poster na kinabit namin diyan, di dapat talaga gagalawin yan. Dahil naman sa paglalabas ng pollutive waste water sa ilog Pasig, naglabas din ng cease and desist order ang Laguna Lake Development Authority o LLDA sa Larins. Ang order, tinanggap ng kinatawan ng Larins pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Ayon kay LLDA General Manager Nerius Acosta, nung kumuha ng water sample sa ilog Pasig ang LLDA noong Linggo, sa tapat ng Larins compound ay nasa 180 milligrams per liter daw ang rehistro ng oil and grease. Ang normal level daw ay 5 milligrams. Ayon kay Acosta, walang LLDA clearance at discharge permit sa kanila ang Larins. Kaya naman depende raw sa kalalabasan ng investigasyon ay maaaring magmulta ng mula 10,000 pesos hanggang 200,000 piso kada araw ang Larins. Maaaring maiba pang kaakibat na parusa. Sa inspeksyon ng LDA sa compound, nilagyan ng kandado at tape ang mga balbula ng tangke, tsaka pinirmahan upang matiyak na di magagamit. Kumuha muli ng water sample mula sa ilog. Si Acosta na siya rin Presidential Advisor for Environmental Protection, pamor daw na alisin na ang mga oil depot sa Maynila. Nirerekomenda raw niya ito kay Pangulong Noynoy Aquino. Anything that is say that really compromises public safety ay dapat po wala na po sa mga ilog. Tiniyak naman ng Manila Police District na babantayan nila ang compound para matiyak na di sila makapag-ooperate. We'll monitor kung itong facilities na ito will be abide by the closure order. At if ever na makita namin na hindi sinusunod, we will make the necessary action. Ilan sa mga residente sa loob ng Larins compound, naka-impake na. Bagaman, hindi pa naman daw sila agad papaalisin doon ng City Hall sa ngayon. Pero kung sakali po napapaalisin kayo? Alis kami kung paalisin kami ng may-ari. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.